minsan, pag bored ako, nagjo-joke na lang ako. Or minsan, dead ma. But you know how beautiful you are, di ba? I mean, I don't. Wow! Hindi talaga, no, hindi. Sa totoo lang, flattered ako when people see that. But you pero, are. Thank you. Never ka nagpa-stem cell? No. O therapy lang? Pinagkwento mo kanina? Once a year. Pero ngayon, 2 years nang wala. Grabe. Kasi masyado nang ano. Parang okay naman. Okay. Yeah. Baka matira na lang ngipin ko eh. Oh, actually, ang ganda ka lang yung face. How are your kids? Nine. How are your kids? Hello, dito ka kasi. Wala kang parang huh? How are your kids? My kids are okay. Si Angelina, nasa last year na siya ng college na sa LaSalle. Dean's Lister, first honors. Si Sam naman, first year siya sa college. Dean's Lister, second honors. And si Cheska naman, tapos na siya ng senior high niya, nag-entrance exam sa Ateneo, and she got in. Congrats! Of course. Something about management. Medyo hindi ko ano, at iba yun siya. Bakit sabi mo mami mismo, mag-dorm kasi ang layo, taga-South kami. Oo, so mamimiss ko yung bunso ko pa yung magdo-dorm. Eh bukas titignan namin yung dorm niya. Solo ka na ng pagkabahay? Hindi, kasama ko pa rin si Angelina. Kasama ko naman yung mga bata. Si Cheska lang yung medyo mahihiwalay sa akin. So far from empty nester ka? Huh? Far from being an empty nester? Oo naman. Oo, with my 7 dogs, with my kids around, my friends and family. 7 dogs, 3 kids, how's your day life? Happy! Diba? Pag kasama mo sila yung mga anak ko, alam naman natin pag babae, mag-iingay. Diba? Masaya lang kami sa bahay. Netflix, nanonood ng movies, nagluluto, kinukulit yung mga aso, papasok sila lahat sa kwarto. Kasi minsan ako pa ngayon kasi nga gusto ko tahimik lang. Alam na natin, pag medyo nag-iibig na, ayaw na natin mag-iingay. So sinasabi ko minsan, anak, sige na, matutulog na si mommy. Ang iingay ninyo masyado. And now that you're saying that nagkakaedad, like, super sweet, how do you deal with relationships now? Because you last was very public. For now, after the very public relationship I had with my ex, I'd rather keep quiet na lang. Parang friends pa kayo ng ex? Are you seeing someone right now? Arnold! May tinatanong, am I seeing someone daw right now? Pwede ko sabihin sa kanya, are you seeing someone right now? No, parang I don't really want to talk about so balatin nyo na lang sa akin, I'm turning 47. Oo, mga anak na lang pong kwento ka na. Ayan, nagre-react ang So, yun. China lang mga kinala ka namin. You are very open. Ate Rose, tama na yun. Si Ate Rose nagtatanong. Wala ka lalong angle makikita dyan. Hindi, parang sa akin. Parang, hindi naman ako tinitin para pag-usapan. And magulo lang eh, magulo. So whatever I have or what I don't have, I'd like to keep it private na lang. Pagdating sa puso or personal life. But is it just now that you found yourself na parang mas interested nila yung tao, di ba? So who you're dating, who you're seeing? I don't understand nga eh kung bakit eh. Pero balato nyo na lang sa akin. Ito na lang siya eh. Pero masaya ang puso mo ngayon. Hindi ko alam. Ate Rose, ano ba yun? Kainis ka. Alam mo, hindi ito yan. Ate Rose, talaga nakatalikod siya. Kumusta naman yun? Yeah, but yun nga, no? But right now, yun nga, lagi naging na-building up yung name mo in the dating scene and people, yung mga suitor mo right now na high profile. What do you want to tell the public about that? Nothing. I don't owe anyone an explanation with regards to my private life. Just as long as I know that I'm doing what I can for my children, for my life. Parang, para sa akin, trabaho, pag-usapan natin, mga anak ko, pag-usapan namin. Even yung travel ng mga anak ko, kasama si Cesar recently, they went to the US for the first time. No, actually, it's not first time. First time na nung nag-iwalay kami, kasama nila yung tita Kat nila at si Cesar, they had a wonderful time. Yung gano'n na lang. Pero yung pagdating sa puso or personal life ko, huwag na lang.
Miss China, Mother's Day is just right around the corner. So how are you going to celebrate Mother's Day this year? Of course, with my princesses. Again, the usual. And I'm going to invite, of course, my mom as well to have dinner with us. Ganun naman. Ganun lang. Simple lang. Kakain lang sa labas. Papasyal, magbabang. Miss China? Pag sinabi kasi Miss China, parang ano, ikaw yung pinaka patron saint. Pero parang ikaw yung talaga tinitingilan ng mga, some of the single moms out there. So what are your advice lang sa mga single moms who are celebrating Mother's Day this week? To single moms like me, enjoy nyo lang. Enjoy nyo with your family, with your relatives, or with your children. And ganun lang, mag-focus lang talaga. Ako kasi ganun ang ginawa ko eh. Nung nahiwalay ako, nag-focus ako talaga sa trabaho. Nag-focus ako sa mga kaibigan na alam ko na makakapag-advise ng tama sa akin. And mga kids ko. Kasi before we know it, eh ano, mga anak ko, magto-23 na si Angelina. Magto-20 na si Sam, and magto-90 na si Cheska. Ang lalaki na, may ibang buhay at friends na sila. So, enjoy nyo lang naman. I know you and Cesar are in a good place, pero dati siya yung ano, laging hot topic. May words of wisdom pa siya sa'yo na ngayon, eh, ikaw rin, eh, yung mga interests pagdating sa love life mo. Wala naman, hindi naman namin na pag-uusapan, Cesar. Uh-oh. Hindi naman, basta ako, love na love ko si Kat. Yun, yung partner. Oh yeah. Ang ganda nga, napakaganda ng blended family. Sabi ko nga yung iba minsan, actually, there are lots of people na hindi nila maintindihan. Kasi before, grabe rin naman talaga yung issue at gulo namin ng ex ko eh. Pero I think talaga lahat ng sugat, kahit na magsugat, magasgasan ka, kahit anong lalim pa niya, nagihilong. Nagihil talaga siya. So with us, parang dapat pa ba akong magreklamo na hindi man nag-last yung relationship namin? I think not bad na rin ang 13 years with him. And at the same time, binigyan niya ako ng tatlong mababait at matatalinong mga anak. And yun yung pinaka-importante sa akin. And hindi man nag-last yung relationship namin, but I have 3 wonderful kids with him. And that, alam, parang ang sa akin, napaka-blessed at great, dapat maging grateful na. Hindi na lang mag-focus tayo sa mga kung ano niya. Tapos na yun eh. Hindi naman na mababalik. You have to focus on your present and yung future. Shine, speaking of blended family, you also get to bond with Cesar's kids. Pag nakikita, like, pag birthday lang, mga milestones lang ng mga anak ko. Kailangan, graduation, birthday ng anak ko, of course, if they want to be there with us, good. Pero yung makasama sila, more than that, hindi pa. Last question for us, balik mo kay Cheska, ano po yung advice nyo when it comes to independence? Una-una sa lahat, sabi ko, lalagyan ko siya ng CCTV. Bakit? Natatakot ka? Siyempre. Oo. All her life, kasama ko siya sa bahay. Kaya nga, I was thinking na, ah, hindi ka makakapasa sa Ateneo. Maglasal top ka lang. Yun yung iniisip ko eh. Biglang nakapasa. So, basta sinasabi ko lang, you have to be very careful. Lagi mong ilalak yung pinto. But anak, don't get me wrong, but I need to put CCTV on your room. Hindi naman sa may kama, hindi naman sa bed. Of course, I'll respect your privacy. But of course, I need to check on you. Baby ko yan eh, bunso ko yan. Pero yun lang sinasabi ko, huwag magtitiwala, mag-iingat. Sabi niya, Mommy, I'm going to buy pepper spray. Yes, buy pepper spray, sabi ko. So, unti-unti, and I know my kids naman are ano eh. Napalaki ko rin naman silang independent, kahit nandyan ako. Pag meron silang mga kailangan, projects sa school, or may kailangan sila sa mall, kahit hindi ko sinasamahan, kaya naman nila, mga sarili. They're all in school. Will you allow them to date? Yes. Yes. I allow them to date just as long as focus nila ang kanilang pag-aaral. And parang for me, wala akong karapatang magreklamo or magalit sa kanila kasi puro honor students. And alam nila ang prioridad nila at nirerespeto nila kung ano yung cut nila, yung curfew. Mababait na mga bata. And honest naman sila sa akin. Wala silang tinatago. So far, so good. Thank God. Arnold, thank you. Thank you so much. Kapal na ng buhok ko.